Salamat tayo sa bagong barko natin sa Philippine Red Cross. At nung nakaraang linggo, yan po ay dinedicate nila at si Pangulong Duterte ang pinaka-bisita na tagapagsalita. Pero bago yun, nagkaroon ng contest kung anong pangalan sa barko na ito na dahil nga dun sa nangyaring matinding bagyong Yolanda, maraming lugar na hindi kayang pasukin, yung mga tulong. Kaya nakapag-acquire tayo dito ng napakagandang barko na pwede silang dumaong kahit saan at kayang kargahan ng mga maraming kagamitan at sasakyan para sa mga emergencies, etc. So ang nanalo sa pangalang ibibigay ay ito, pinangalang itong MV Amazing Grace. Yan ang pangalan ng barko natin, MV Amazing Grace. At ang Pangulo natin ay nagsabi sa kanyang pagsasalita na medyo emotional na sinabi niya, "May this ship serve as a concrete reminder to all of us that above all, we must prioritize the safety, the well-being, and the welfare of the people." Magandang pagpapahayag niya patungkol sa barkong ito, MV Amazing Grace, na maaaring makatulong sa maraming kalamidad at maraming tulong lalo na sa ating mga kababayang naghihirap. MV Amazing Grace. Ang pangunahin na gawain na ito ay yung safety at yung kapakanan ng mga tao ang kanilang buhay. Alam nyo sa ating pag-aaral sa doktrina ng biyaya, yan po talaga ang hangarin ng katuroan na ito na pangalagaan tayo hindi lang sa mga bagay na panlupa, pantemporary lamang, kundi ang bawat mananampalataya ay maingatan sa ating pananampalataya at pamumuhay na ating maunawaan ng lahat-lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang doktrina ng biyaya ay nagpaalala sa atin sa ating paggunita na 500 taon ng reformasyon. Ipinapaalala sa atin ang kaligtasan ay sa Diyos at sa Diyos lamang. Sa Kanya nagmula at sa Kanya magtatapos at maging sa pagitan nito ay biyaya lamang ng Diyos. Kaya yung tulip na ating acronym na pinag-aralan ay nakita natin, ang ating likas ay totally depraved. Walang bahagi ng ating pagkatao na hindi naapektuhan ng kasalanan. Subalit sa biyaya ng Diyos, ang sinuman na Kanyang kinahabagan, na Kanyang pinili, na Kanyang tinubos, na Kanyang tinawag, isang Diyos na may 3 persona, kahit siya ay totally depraved, likas na makasalanan, siya ay maaring maligtas sa kahabagan ng Diyos at ikaw mananampalataya. Huwag mong kaliligtaan yan. Huwag nating kalilimutan yan. At kayo na mga kaibigan, bata, kabataan, matanda, tingnan mo ang habag ng Diyos. Hindi ka imposible para ikaw ay makaranas ng biyayang ito sa Kanyang kahabagan. Pero ang tanong ito, thank you po, naligtas kami. Eh paano naman itong marami nating karanasan bilang mananampalataya? Sa dami ng ating mga kabigatan, mga pagsubok, kaya mo bang manatili hanggang sa wakas? Ikaw, tanungin kita personally. Alam na alam mo ang nananatiling kasalanan pa sa iyong puso. At ang kasalanan ay kasalanan sa banal na Diyos. Nakalagay sa Roma 1 na siya'y napupuot sa lahat ng uri ng kalikuan. Kaya mong manatili hanggang sa wakas? Mga kapatid sa Panginoon, tanong din yan ng mahabang panahon, matagal na panahon, subalit sumagot si Pablo, Pilipos 1:6, yes. Sapagkat siya ang nagsimula ng gawain ng biyaya ng pagliligtas, siya hindi na magtatapos. Ang Diyos, pag nag-umpisa, tinatapos. Lalo na ang gawa ng kaligtasan.
At siya'y nakipag-argumento sa aklat ng Roma, 8:28 hanggang katapusan. Sinasabi niya, itong kadena ng kaligtasan, hindi pwedeng maputol yan. Yung kanyang mga inibig mamula sa walang hanggang ay kanyang itinalaga. Inelect niya ito ayon sa kanyang karapatan at kapangyarihan. At ang kanyang mga pinili ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng sinugo niyang bugtong na anak niya na nag-alay ng kanyang buhay sa Kalbaryo. At siyang tumawag sa kanila. Tinawag ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng kanyang ebanghelyo na inyong narinig. Siya ang nagsimula at nagpatuloy at siya din ang magtatapos. Sinasabi naman ni Juan sa chapter 10 ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mabuting pastol na nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Siya ang nagpoprotekta sa kamay niya at kamay ng Ama. Walang sino man makakaagaw sa kanila na soberanong Diyos. Pero, ang mga tunay na kanyang mga tupa ay nakikinig at sumusunod. Nakikinig at sumusunod. Patuloy hanggang sa katapusan. At sumang-ayon dito si Pedro, dito sa ating tekso sa unang Pedro na ating nabasa, at maging doon sa aklat ni Ezekiel, sinasabi dito na totoo ang biyaya ng Diyos na nagsimula, siya din na magtatapos. Subalit, may mga ebidensya dito sa talatang binasa sa atin kay Pedro na binasa natin yung unang bahagi sa chapter 1. Sinasabi dito na totoo ang ating mahabaging Diyos kay Kristo ang siyang naghirang sa atin sa verse 1. Siyang nagpili sa atin sa verse 2. Sa verse 3, kayo ipinanganak na muli. Ang lahat yan ay biyaya niya na tumawag. Siya na nagpapabanal sa atin hanggang katapusan. Ito ang sabi niya na ebidensya na dapat makita niya sa verse 13, dapat kayong magpakatino ng inyong pag-iisip, ng inyong pag-asa ay nasa biyaya ng Diyos kay Kristo, patuloy kayo na magpakatino sa inyong pag-iisip na inilalagak ang inyong buong pag-asa sa biyayang iyan na ipapahayag sa inyo sa kanyang muling pagbabalik. Sa verse 14, totoo na tayo'y pinili niya sa kanyang kahabagan at biyaya, subalit dapat kayong maging masunurin. Sa verse 14, yan ang palatandaan na talagang mananatili ang kanyang pinili, ang kanyang tinubos, ang kanyang tinawag. Subalit may mga ebidensya. Sa verse 16, tinawag tayo ng banal na Diyos. Dapat tayong magpakabanal sa lahat ng ating mga karakter at mga ugali, sa lahat ng lugar. Nagpapatuloy tayo sa verse 8, sa pag-ibig sa Diyos. Kahit hindi siya nakikita natin, nakikita natin siya sa pananampalataya. Do you love Jesus Christ? Mahal niyo ba ang Panginoong Hesukristo? O sa mga tunay? Sa mga kaibigan namin, makita mo ang biyaya ng Diyos. Tayo'y magmahal sa Kanya at magmahal sa mga kapatid sa Panginoon. And then, sumang-ayon dito sa Ezekiel, binasa natin yung unang bahagi, sapagkat yan ang propesiya, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan na babaguhin niya. Alam niyo ba ang konteksto dito sa Ezekiel? Nung sila'y tinawag na bayan ng Diyos at pagpapalain sila, basta sila'y magtiwala at sumunod, subalit sila'y bumagsak pa ulit-ulit sa Diyos-Diyosan at kanilang hindi pagsunod. At ang aklat ng Ezekiel ay nagsasabi sa atin lagi dito, na kung mayroong katigasan ng puso, may kaparusahan.
At yan ang nangyari nung ipinatapon sila, bumagsak sila bilang isang bansa, 586 BC. At sila'y dalawang ilang taon, 70 years sa Babylonia. Subalit ang biyaya ng Diyos ay nagniningning sa kadiliman. Siya ang nagsabi dito sa Ezekiel 36:27 na mayroong bagong puso, may bagong espiritu, at babaguhin niya, tatanggalin niya ang batong puso. At papalitan niya ito ng laman. At ang espiritu niya ay kanyang ilalagay. At sila'y magiging maingat na sumunod sa kanyang alituntunin at mga batas. At nakita natin sa katuparan niyan sa bagong tipan na mga ang totoo na nakaranas ng biyaya ng Diyos ng pagpili, pagtubos at pagtawag sa kabila na sila'y totally depraved. Sila'y mananatili hanggang sa wakas. Bakit? Sapagkat siya ang nagsimula at tatapusin niya. Pilipos 1:6. At sinabi niya dito sa ating teksto sa Ezekiel, may ebidensya. At dito kay Pedro ay merong tunay na ebidensya. Ebidensya ng matinong pag-iisip na nagtitiwala ang buong pag-asa kay Kristo, may masunurin sa kalooban ng Diyos, sa salita niya sa Biblia, may pamumuhay ng may kabanalan, may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatid. May tunay na pagbabago. Yan po mga kapatid, ang sagot. Totoo, maraming mga kabigatan, kabiguan, subalit ang Diyos natin ay soberano. Maaari tayong magpanatili. Yan po ang hawak ng ating mga ninong reformer, mga Calvinist, hindi po yan ang sagot ng mga Arminians na sinasabi nila ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Pwede naman itong i-renew, renewable. Hindi rin po natin sinasang-uyunan ng may hawak ng salita na kapag ligtas ka na, ligtas ka na, once saved, always saved. Yung gamit nilang eternal security. Ligtas ka na, may lisensya ka nang gawin ang gusto mo, hindi po yan ang turo ng banal na kasulatan. Kaya atin pong inaral dito sa mensaheng ating pinangahawakan ng isang likas na makasalanan, totally depraved na mga tunay na pinili, tinubos at tinawag ng Diyos, ay mananatili hanggang sa wakas sa pananampalataya at kabanalan dahil sa kapangyarihan ng Diyos na magpapanatili sa kanila. Yan ang dalawang balanse na tiningnan natin. Yung una na inaral natin noong nakaraan na ang mga tunay na mga tinawag niya, pinili, tinubos, tinawag, mananatili. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanila, ang mag-preserve sa kanila. Nakita natin ang iisang Diyos na may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang mga kinahabagan. So sinabi ni Martin Lloyd-Jones na hindi lamang ang Diyos na ito'y gumagawa at pinabayaan sila, hindi, sila'y patuloy na gumagawa, sila'y pinapangunahan, sila'y ginagabayan. Sa lahat ng mga sirkumstansya sa buhay, meron siyang ginagawa na pagbibigil minsan, mayroong pag-uudyok na ginagawa minsan. Subalit ito ang Diyos na soberano, isang Diyos na may tatlong persona na gumagawa para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa ikalawa ay makikita natin dito yung pagtsatsaga hanggang sa wakas ng mga anak ng Diyos. So yan lang ang gusto kong ating tandaan sa Perseverance of the Saints, yung pinakahuli ng doktrina ng biyaya o yung tulip, Doctrines of Grace, na merong preservation ang Diyos na soberano sa lahat. Naandyan, nakaangkla
ang ating pag-asa, mga kapatid, sa kabila ng iba't ibang pagsubok, tugso, kasalanan na dumarating at nararanasan ng mananampalataya. Ang Diyos natin na nagsimula, siya ay magtatapos. Subalit may ebidensya. May ebidensya na tayo dapat ay manatili, magtiyaga hanggang sa wakas. Narito ang dalawang kombinasyon na parehong totoo na ang Diyos ang soberano sa lahat. Subalit ikaw na kanyang pinili, tinawag, tinubos, mananatili ka, magtiyaga ka, responsibilidad mo yan. Parehong totoo sa Biblia. At yan ay hindi magkaaway na pinag-aaway nila. Tayo po, hindi yan magkaaway. Magkaibigan po yan. Sa ilustrasyon ni Spurgeon, alam niyo yung pagbaba niyo doon sa baba, may makikita kayong vice, yung pang-ipit ng bakal doon sa baba, doon, yung vice. No? Meron doon pigs, hindi gumagalaw. Kung may gustong ipitin, bakal o kahoy, ilagay mo doon, tapos iikot mo itong isa. Ito hindi gumagalaw, ito gumagalaw. Isang vice lang ito. Ito ang sovereignty of God. At ito ang human responsibility. Parehong totoo sa Biblia. Pareho nating pinangahawahan. So ngayong umaga, sa katapusan ng ating pag-aaral sa doktrina ng biyaya, sa perseverance ng mga anak ng Diyos. Dalawang katotohanan ang gusto kong tingnan natin. Itong natutunan ko sa aming pag-aaral sa Akademya ng GMA at iba pang mga aklat. Yung una, may kondisyon. Pangalawa, wala namang kontradiksyon pagdating sa pananatili ng mga banal na pinapanatili ng Diyos. May kondisyon. Dito sa ating Confession of Faith, sa 1689, chapter 17, muli, gusto kong basahin sa inyo, mga kapatid ko, ang mga tinindigan ng ating mga ninuno. At ngayon, inaalala natin sa 500 taon, ang pagpapahayag na nakabatay sa banal na kasulatan. Sinasabi dito, ang mga banal ay yung mga tinanggap ng Diyos kay Kristo. Sila ay mabisa at makapangyarihang tinawag at pinapagbanal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ibinigay niya sa kanila ang mahalagang pananampalataya na nauukol sa lahat ng kanyang hinirang. Hindi sila maaaring lubusan o sa wakas ay mahulog mula sa kalagayan ng biyaya. Sila ay tiyak na mananatili sa biyaya hanggang sa katapusan at maliligtas magpakailanman. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisisi sa pagkatawag sa kanila at pagbibigay ng kaloob sa kanila. Dahil dito siya ay patuloy na nagbibigay at nagpapalago ng kanilang pananampalataya. Pagsisisi, pag-ibig, kagalakan, pag-asa at lahat ng biyaya ng Espiritu tungo sa kawalang kamatayan. Bagamat dumating ang maraming bagyo at baha ng kanilang buhay, gayunman hindi sila maalis sa saligan at bato na matatag na kinatatayuan nila sa pananampalataya. Dahil sa kawalan ng pananampalataya at mga pagtukso ni Satanas, ay pansamantalang hindi sila makakita ng liwanag at kaaliwan at pag-ibig ng Diyos. Sa kabila niyan ay di nagbabagong Diyos, ay nananatili pa rin kanilang Diyos. Tiyak na iingatan niya sila at ililigtas sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan hanggang matamasa nila ang mana sa palad ng kamay ng Diyos. At ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na walang hanggang. Mga kapatid, narito ang ating pag-asa na binanggit niya sa paragraph 2, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ang lahat ang gumagawa, ang may akda, naglalapat ng lahat ng ito. Pero tingnan ninyo ang kondisyon na binanggit ng ating konfesyon. Ang tunay ay mananatili. Yan ang kondisyon sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Sa kanyang pahayag sa banal na salita.
siya ay magpapatuloy, ikaw ay dapat magpatuloy sa buhay ng kabanalan. Hindi ito once save always, eh bahala ka na kahit ang pamumuhay may walang ebidensya. Hindi pwede, mga kapatid. Kailangan magpatuloy sa pananampalataya, sa pagsisisi. Habang buhay tayo, magsisisi sa mga nagagawa natin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Binanggit ko sa inyo nung nakaraan, yung aklat ni Jerry Bridges, yung respectable sins. May mga kasalanan tayo dito na nakasanayan na, na binabaliwala, pero ang kasalanan ay kasalanan sa Kanya. Kailangan natin itong paglabanan, pagsisihan. Kailangan magsisi sa harap ng Panginoon. Kailangan nating lumago sa pag-ibig. Sapagkat sinabi ng Korinto, 1 Korinto 13, kung anuman ang mga ginagawa mong kapakikipakinabang sa ministry, kung gano'n mang kanobel yan, kung wala kang pag-ibig, you are zero, nothing, sa harap ng Panginoon. Pag-asa sa Kanya, kagalahan. So ito ang ating pagtatyaga. Pagtatyaga sa pananampalataya, pagsisisi, pag-ibig, pag-asa, kagalahan sa Ebanghelyo, ipinahayag sa atin at ating niinakap. At yan ang sinasabi ng aklat ni Ezekiel na kanyang babaguhin ang puso ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang kanyang Espiritu Santo, ang pinaka-ebidensya na ikaw ay genuine. So, kalagay sa Efeso 4, sa katapusan, pagharap natin sa Diyos, yan ang palatandaan kung ikaw ay genuine. Espiritu ng Diyos, huwag natin siyang pighatiin, sabi niya, kung tayo ay nananatili sa kasalanan. Dito kay Pedro ay binanggit dito sa chapter 1 na ang panganib ay pag may pagsubot at kahirapan sa buhay. Sa mga naghihirap dito sa sinulatan ni Pedro sa iba't ibang panig, nandiyan ang panganib. Ikaw ba'y may pagsubok ngayon? Ikaw ba'y nasa gitna ng kahirapan ngayon? Sa iba't ibang mga karanasan mo sa buhay, yan may personal, o mayan sa trabaho mo, o yan sa iglesia, o sa pag-aaral mo, o sa bulsa mo, o sa katawan mo. Anong pagsubok meron ka ngayon? May panganib dyan, sa sabi ni Pedro. Kahit sino ka paman, kahit gaano kadami ang kaalaman mo sa Biblia, gaano mang kagamit-gamit ka sa kanyang iglesia at kaharian, may panganib, mga kapatid. Nakikita mo ba yan? Maging mga pastor, mga kilalang pastor ay bumabagsak. Mga kilalang mga tao ng Diyos. Kaya itong paalala ni Pedro, mga kapatid, tayo ay pinili niya, tayo'y pinanganak na muli, tayo iniligtas, tayo'y binabanal niya ng patuloy. Ayusin natin ang pag-iisip natin. Kumusta ang pag-iisip mo ngayon? Saan nakatungo ang pag-asa mo? Sa iyong bang trabaho? Sa iyong bang bangko? Sa mga pamilya mo ba? Magulang mo? O ipapamana sa iyo? Saan ang iyong pag-asa? Sabihin ko sa iyo, anumang bagay sa mundo, hindi magtatagal. Ano man ang nakamit mo sa mundo, wala kang dala kahit singkong duling. At duling ka rin, walang madadala. Yan ang realidad ng buhay. At mga kabataan, mag-ingat kayo. Matuto kayo sa katandaan. Antindi ng labanan sa pag-ibig sa sanlibutan. Magtanong kayo sa katandaan. Kung paano nila naranasan yan, minsan ay sa mahirap na paraan. Matuto ka ngayon. Huwag mong ilagak ang iyong pag-asa sa iyong pinag-aralan. Praise the Lord! Purihin siya sa lahat ng iyong kabutihan. Huwag mong ilagak yan. Nakita yan ni Job. 10 anak, pinakamayaman sa lugar nila. Tapat sa Diyos. Isang iglap. Nawala ang kayamanan at kalusugan at kaibigan at pati asawa na dapat ay kasama sa hirap at ginhawa. Anong sinabi ni Job? Hubad ako na sinilang. Hubad din ako na alis. Purihin ang Diyos. Nasaan ang kanyang pag-asa? Nasa Diyos.
Ikaw, kumusta ka mga kapatid? Praise the Lord, inilay ka, no? Praise the Lord, ikaw ay redeem. At umaawit ka, redeem, how I love to prove. At tama, gandang kanta niyan eh. Remember kung paano kanya, hindi ko malilimutan kung paano ko tinawag sa Saudi Arabia. Sa bansa na bawal ang Biblia. Sa bansa na andun ang lahat ng mga tukso at kasalanan. Pero sa gitna ng kadiliman ay may liwanag na nangaral ng ebanghelyo, isang inhinyero, subalit mga ngaral doon sa lugar ng kadiliman. Huwag mong kaligtaan paano ka tinawag. Sapagkat kung hindi ka pinili, kung hindi ka tinubos, kung hindi ka tinawag, anong buhay meron ka ngayon? Anong klaseng tao ka kung hindi sa biyaya ng Diyos? Tingnan mo na yung pinakamasasamang tao na nababalitaan mo sa TV o sa radyo. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, baka mas worse ka pa at ako. So mga kapatid, tingnan mo ang habag ng Diyos, balit may ebidensya ito. Iyan ang paliwanag ni Pedro sa gitna ng mga pagsubok. Pagsubok ng buhay mag-asawa, pagsubok ng gusto mag-asawa. Kung ikay nananatiling single, andyan ang struggle mo sa iyong buhay. Kung ikaw ay may mga anak o walang anak, andyan ang struggle sa buhay. May trabaho ka na't kumikita, andyan ang struggle sa buhay. Kahit sa ang sulok ng mundo kang dalhin, may struggle sa buhay. Pero kailangan manatili tayo. Mga kapatid, tayo na mga pinili at minahal niya at binago niya at binabanal niya, ginawang matuwid at luluwalhatiin. Roma 8:28 at sumusunod hanggang sa wakas. Hindi mapuputol ang kadenang yan. Subalit may ebidensya. Kumusta ka kapatid? Sinabi, maging observant ka sa Biblia yung mga salitang. Sa English ay if, sulatan mo yung salitang if. Kung. Ha? Magtingin kayo doon sa concordance. Madali niyan sa cellphone ninyo, lagay mo yung salitang if, lalabas yan. Isa dito, aklat ng Kolosa, 1:22. Sinabi niya dito sa mga kapatid, na ipako ninyo ang inyong paningin doon sa langit kung saan naandoon ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang paalala niya sa mga kapatid sa aklat ng Kolosa? Colossians chapter 1 and verse 22. Colossians 1 verse 22. Pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawan laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung, verse 23, kung tayo'y nagpapatuloy na matatag, matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa ng ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Kung, at marami pang talata yan, marami pang kung, marami pang if kayong matatagpuan sa Biblia, Hebrews chapter 12. Kayo'y mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sapagkat hindi mo makikita ang Diyos. Hebrews 3:12. Andyan ang panawagan ng pagsisisi at pagbalik loob sa Kanya. Kapag narinig mo ang tinig niya, huwag kang manatili sa iyong katigasan ng puso. So, andyan ang mga paalala sa atin mga kapatid. Gano'ng ka man katagal, gano'ng ka man karaming alam, o konting alam, o bagong miyembro, pare-pareho tayo na kailangan manatili hanggang sa wakas. Manatili sa pananampalataya at buhay ng kabanalan. Si Christian, na ating pinag-aaralan sa Sunday School, sa Pilgrim's Progress, nakita natin ang kanyang pagbasa sa banal na kasulatan na sila'y nakatira sa City of Destruction. At siya'y sumigaw, umiyak siya. At tinuro sa kanya ni Mr. Evangelist ang makipot na daan.
At doon sa Kalbaryo, babagsak ang iyong mabigat na dalang kasalanan. Pagkatapos na maalis ang kanyang mabigat na kasalanan, hindi natapos doon ang paglalakbay ni Christian na manlalakbay patungo sa celestial city na larawan ng langit. Kailangan dumaan sa hill of difficulty. At siya'y napadaan sa beautiful palace na larawan ng iglesia. Kailangang ipakita sa kanya ang tunay na maglalakbay sapagkat siya'y makikipaglaban kay Apolyon. Yan ang larawan ng mananampalataya. Ang buhay natin ay buhay ng pakikipagbaka, pakikipaglaban. Hindi pamamasyal sa luneta kahit walang pera. Hindi yung abala sa texting, Facebook, etc. Lahat ng mabubuting bahay ay bagay ay galing sa Diyos. Subalit ang lahat ng yan ay tumuturo sa Kanya na gumawa ng mabuti at kailangan manatili sa Kanya sa pakikipaglaban, laban sa tukso at kasalanan, sa biyaya ng Diyos. Kaya doon kay Christian sa Pilgrim's Progress, siya'y sinuotan ng buong baluti ng Diyos. Sapagkat yan nakalagay sa Biblia, Ephesians 6:10, magpakatatag ka sa Panginoon. Isuot mo ang buong baluti ng Diyos upang ikaw ay manatiling nakatayo. Mga kapatid, ito ang larawan na nais ipakita sa atin. At ipamuhay natin ang pagtitiis, pagtitiyaga na yan sa buhay ng iglesia. May mga paraan ng Diyos para tayo mananatili. Kailangan natin ito. Nakalagay sa Gawa 2:42 ang mga tunay na kanyang tinubos, mga pinili, niligtas. Nananatili sila sa turo. Manatili tayo sa turo. Ini-encourage na kayo, namin kayo maging masipag kayo sa Sunday School. Yung mga anak ninyo, yan sana ang pamana ninyo na maaalala kung wala na tayo mga magulang na kayo'y nagsikap upang ang ating mga anak ay maturuan ng salita ng Diyos. Ngayon, kwento ko sa inyo, mayroong 90 years old na naligtas siya nung siya'y 90 years old. Bakit? Naalala niya yung Sunday School niya. All through the years, namumuhay siya sa kamunduhan, sa habag ng Diyos. Hindi nawala ang itinanim. Mga Sunday School teachers, masipag kayo sa inyong mga trabaho, masipag kayo sa ibang gawain, mas lalo na sa kaluluwa. Mga kapatid, huwag natin pabayaan, lalo na ang pakikinig ng pangangaral. Gaano mang kahina ang tagapangaral nyo dito, kung salita'y pinapangaral sa inyo, tanggapin ninyo ng may kababaan. Sapagat yan ay kabutihan ng ating kaluluwa. Yan ay kailangan natin panlaban sa darating pang mga pagsubok sa buhay. Kung wala kang salita na baon sa iyo, si John Bunyan, pag sinugatan mo kahit saan, lalabas ang bersikulo ng Biblia. Ikaw, pag sinugatan ka, anong lalabas sa iyo? Karaniwan reklamo, ano? Karaniwan ay paninisi sa kapwa. Karaniwan ay hindi tama. Pero kung marinated tayo ng salita ng Diyos, kagaya ni John Bunyan, kahit nakulong 12 taon, nagawa niya ang Pilgrim's Progress. Naging pagpapala sa marami. Mga kapatid, huwag natin pabayaan ang salita ng Diyos, ang pakikisama. Mga lalaki, na-bless ba tayo doon sa bundok? O yung mga hindi nakasama, sama kayo susunod. Napakaganda ng kalikasan. At yung, bagamat maikli, pero may salita ng Diyos at pakikisama sa isa't isa. At ganun din sa mga kababaihan. Antindi ng impact yan sa kapatid natin si Ate Gemma. Kapag ikay tumanda na ganyan ang kalagayan mo, napakahirap niyang kapatid. Kaya ito, napakaganda ng pakikisama at mamayang gabi din, no? Hindi naman sobrang importante inyong pupuntahan, ito'y oportunidad. Para yan sa kaluluwa mo. At nakatingin ang dalawang mata ng iyong anak sa iyo. Kung anong mas importante sa iyo. Huwag niyong kalimutan ang banal na hapunan. Yung iba sa inyo, madaling umabsent dito, bagamat narinig mong salita ng gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Huwag niyong kaligtaan bumalik sa Kalbaryo. Gawin niyo ito hanggang pagbabalik ko. At ang panalangin, mga kapatid,
Tingnan niyo kung ilang bakante ngayon nung upuan sa prayer meeting. Gaano ka busy at kawala kang panahon para makipanalangin upang tayo ay sama-samang lumapit sa Kanya ng may totally dependence upon His mercy. Mga kapatid, labanan ito. Pangalawa, maikli lamang. Sa may kondisyon, nakita natin, walang kontradiksyon sa pagiging soberano ng Diyos na siyang nagsimula, pumili, magmula sa walang hanggang, at siya ang nagtubos sa pamagitan ng kanyang anak. Siya ang tumawag sa iyo at sa akin sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng kanyang salita. Bagamat tayo totally depraved, lahat ng yan ay soberano kapangyarihan ng Diyos, kadenang hindi mapuputol. So, balit may responsibility tayo din at hindi ang kontra sa isa't isa, kagaya ng ilustrasyon na aking pinakita sa inyo. At dito sa aklat ng Pedro, pinakita niya sa mga kapatid na naghihirap sa iba't ibang paraan. So, balit sinabi niya, kailangan magpatuloy sa pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, yan ay responsibilidad mo. Bilang mananampalataya, nagtanong ka sa sarili, anong dahilan ng panghihina mo? Anong dahilan ba't madali kang bumagsak sa tukso? Anong dahilan kung bakit madali kang magpabaya sa utos niya, paraan ng biyaya para ikay mapatibay, mapalakas, laban sa espiritual na labanan? At ikaw ay maging pagpapala sa mga kapatid at instrumento sa iglesia at paglawak ng kanyang kaharian. Ano yung iyong higit na pinagkakaabalahan sa iyong maikling buhay? Alam mo ba na maikli na ang buhay mo, kapatid? So kung bibigyan ka ng 5 years lang, anong gusto mong gawin? O kung 5 months lang, anong gusto mong gawin? Mga kabata, kabataan, namasyal ba kayo sa sementeryo? Pag napunta kayo doon, tingnan niyo yung lapida. Ha? Yung lapida doon, tingnan niyo. Ang titingnan niyo doon, yung siya'y pinanganak at siya'y namatay. At compute niyo yung edad niya. Yung edad. May kasing edad niyo. Tapos na ang pag-aaral niya. Tapos na ang pagkain ng kanin at ulam. Tapos na. Tapos na ang pagpunta sa school. Mga kabataan, masdan ninyo doon. Marami doon may nagtapos. Binanggit ko sa inyo, may pinsan ako, kamag-anak. Tapos, magtatapos ng engineering. Doon sa Mindoro, kaysa isang anak. At sa pagtawid niya, siya'y namatay. Imbis na diploma sa kanyang pagtatapos, death certificate ang tinanggap ng kanyang ina. Hindi ito pananakot sa iyo. Yan ang realidad. Araw-araw na lang sa TV, araw-araw sa dyaryo. Yan ang naririnig natin, tapos pasok-labas lang. Ito'y dapat nating paalalahanan sa ating sarili na siya na mahabi, bagang Diyos na nagbigay ng buhay. Siya din ang nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi para sa mga bagay sa mundo lamang, kundi para makita natin ang biyaya niya upang siya hangaan natin, upang higit tayo maging masunurin, upang tayo higit na maging banal sa ating mga karakter. Sang araw haharap tayo sa Kanya. Anong gusto mong marinig? Gusto bang marinig yung binanggit sa Hebrews chapter 10 na hindi ka nagpapabaya sa iyong pananampalataya? Hindi ka nagpapabaya sa pagpupulong ng mga kapatid? Sakit na ibabala dito? May kondisyon sa aklat ng mga gawa. Sinabi doon sa aklat ng mga gawa, doon sa mga prisoner kasama si Pablo, natatakot sila sa malakas na bagyo. Gusto na nilang tumalon sa barko. Sinabi ni Pablo sa kanila ng mga nanghihina na huwag kayong matakot. Sinabi ng Diyos sa akin sa pahayag, walang mapapahamak kahit isa. Maliligtas ang lahat. Gawa 27, 21 hanggang 25. Sa 30 hanggang 31, gusto nilang tumakas. Pero sinabi dito, maliban na kayo'y manatili, kayo'y mapapahamak. Bagamat sinabi na ng makapangyarihang Diyos, lahat kayo'y maliligtas. Okay?
Hindi siya nagsisinungaling. Siya'y makapangyarihan. Siya'y tapat sa kanyang salita. Subalit sinabi niya doon sa mga gustong tumakas, maliban, that's condition, na kayo manatili sa barkong ito, hindi kayo maliligtas. Parehong totoo. Walang contradiction dito, binanggit ko na, yan ay parehong totoo. Mga kapatid, yan ang confidence natin. Makakarating tayo, hindi sa ating sarili. Subalit kailangan ng ebidensya. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Salamat sa iglesyang itong itinatag niya. Wala tayong entertainment dito, no? Wala. Kaaksentro tayo sa ating isang Diyos na tatlong persona na nagliligtas, na nagmamahal. Nakikinig kayo, mga bata at kabataan? Nakikita niyo ba sa pulpitong ito kung paano kayo minamahal ng Diyos na ito? Na nagbibigay ng mabubuting bagay. Hindi yung panlupa lamang. Nais ibigay sa inyong buhay na walang hanggang kasama ng Diyos. Anong ginagawa ninyo sa kanyang biyaya? Nananawagan siya ngayon ay araw ng kalimutan.